Yun po, isang kagalang-galang na gabi sa iyo. Kumusta na po kayo? Kumusta na po ang Ciudad Verdadero? Recently, nagpunta po kami dyan ni na Dr. Joe Villasano, ni Miss Lena of Russia, and together with Richard and ako. Medyo gahol tayo sa panahon and wala tayo masyadong naging communication, as well as wala rin although nag-channel tayo. Alright. Kumusta na po kayo, Impo? Kumusta na po kayo? Oh, Ray! Kumusta ka na? Okay lang po, Impo. How are you? Nakakamiss po kayo. Recently, nagpunta kami dyan sa syudad. Kumusta na po ang syudad ngayon? Anong feedback na napunta kami dyan ni Dr. Joe? Maraming sumaya nang kayo magpunta sa Ciudad Verdadero, Ray. And maraming salamat nga pala sa mga enerhiya na dinala ninyo, dahil sa may mga nabuksang mga portal sa Ciudad Verdadero sa pagtungo po ninyo. Maraming salamat din kay Dr. Joe at nabigyan kami ng pagkakataon na makadaop ang palad kayo muli, Sir Ray. Sino, sir, ninyo? Opo naman, kasi kung wala po kayo, hindi po mababalita sa buong mundo ang Ciudad Verdadero. Alam po ninyo, malaki na nga po pinagbago ngayon ng Ciudad Verdadero. Marami po mga tumutulong sa amin na mga nilalang mula sa ibang dimensyon. Sa ibang kalawakan po, yung po mga kaibigan po natin, mga nasa ibang planeta, nagpupunta rin po sa syudad. At hindi lang po yan nakikita ng mga mata ng tao, pero kung tutusin po, kung ipipikit po ninyo yung mga mata at inyo pong ipapaling ang inyong inyong kamalayan sa kalawakan po nitong Ciudad Verdadero, marami po kayong makikita. Sa totoo lang po, marami na rin pong mga batang mga extraterrestrial nandito po para kayo po ay makadaupang palad sa susunod pang pagtungo po ninyo sa Ciudad Verdadero. Pero masaya po sila dahil nakita na rin po kayo, at marami pa rin pong mga magtutungo, mga batang mga alien para kayo po ay makadaupang palad. Wow. Dire-diretso yun na Impo. So, Impo, ano yung binabanggit ninyo, mga nabuksang mga portal? Ayun po yung daanan po ng ating mga Galactic Federation brothers para makapunta po rito sa ating planeta. Kasama na po ang Ciudad Verdadero sa nagbukas po ng mga portal. Marami po mga portal po sa buong mundo ang nabuksan mula na magkaroon po ng solar eclipse, at yung po mga susunod pang mga taon ay marami pa hong mabubuksan. Okay. Ano na pong mga beings na nandiyan po sa Ciudad Verdadero? Marami po. Iba't ibang mga planetang pinanggalingan, pero masyado pong malakas yung pong presensya ng ating mga kapatid sa kalawakan mula sa Pleiades, kasi po sila ang nagbibigay po na inspirasyon sa aming lahat, pati na rin po sa inyo mga tao, para mabuhay po at magkaroon po ng magandang nangda. Ito pong inyo pong kapagpataas ng inyo pong kamalayan. Okay. So, ano po ang mahalagang mensahe po natin para po sa tao? Magdasal pong mabuti, mag-meditate, magkaroon po ng magandang iniisip sa kapwa, huwag po mag-iisip ng masama, kasi kapag nag-isip po tayo ng masama, ay lalo po nagtatagumpay ang kadiliman. Dapat lagi po nating isipin ang kapayapaan sa bawat isa. Kung meron pong hindi pagkakaunawaan at hindi po pagkakaintindihan, nag-aaway-away, pwede naman pong mag-usap ng mapayapa. At yun rin po, iwasan po sana ng ating mga opisyal ng gobyerno ang nag-aaway, para na rin po sa kapakanan ng lahat,
alam po ninyo, wala naman po kami magagawa, pero gumagawa lang po kami ng mga inspirasyon sa inyong lahat para kayo'y makapamuhay ng mapayapa. Ano pa ho ang inyong gustong sabihin? Ito po ang pinakamahalaga sa lahat na dapat mong tandaan ng tao. Ang planeta po ay tumatanda, pero dapat po tayo po ay tumatanda rin po. Tandaan po nating palagi ang pangangalaga sa kalikasan. Marami na po ang nasisira sa buong mundo. Huwag na po nating dagdagan. Sa halip, tayo po ay lagi hong magtanim ng puno ng mga halaman para hindi ho tuluyang masira ang ating planeta. Hindi lang po ito inyong planeta, kundi pati na rin po kami na hindi po ninyo nakikita, kasi kami po talaga ang nangangalaga po sa planetang ito. Kami po ang nagbabantay sa lahat po ng mga halaman, ng mga puno, ng mga lupa, ng mga hardin, ng mga tubig, ng hangin. Kaya sana po ay gumawa rin po kayo ng paraan na mapangalagaan po ang lahat. Iwasan na po natin na gumamit po ng mga nakalalasong mga kemikal, ng mga nakalalasong mga bagay para hindi po tuluyang masira ang ating pong planeta. Salamat po yun po. Napakalaga po yung mensahe na yun sa lahat. Opo, kasi po wala na pong ibang magtutulong-tulong kundi tayo pong mga nilalang sa mundong ito. Hindi man nakikita ang aming pong lahi, ang aming pong dimensyon, ay nandyan po kami na umaalalay po sa inyo. Mahal na mahal po namin kayo. Sana naman po, mahalin po ninyo ang buong planetang ito, ang kalikasan. Huwag po nating isipin na kami po ay kaaway. May mga engkanto po na talaga namang masasama, pero meron din po kaming batas na ipinatutupad at sinusunod. Salamat din po. Thank you so much for that message. You're welcome po, Sir Ray. Salamat anak, at kayo po ay nadalaw sa syudad. Malaking bagay po yun. Alam po namin sa mga susunod ay makakadalaw din po kayo. Pero sandali lang po yun po. Meron po ba kayo mensahe kay Tatay Art Katakis? Si Tatay Art Katakis po, siya po ang pinaka-supremo. Actually, sinawag yung supremo ni Dr. Jimmy Ligago. But he's the owner of the property. And also, he's the one, siya nag-develop ng siyudad Verdadero. Yun po, kumusta na po si Tatay Art? Meron po ba kayong mensahe? Isa lang po masasabi ko kay Art. Maraming salamat, Art. Huwag kang mag-alala. Ginagabayan namin ka para naman humaba pa ang iyong buhay. Alam namin na humihina ng iyong katawan, pero andito kami para umalalay sa iyo. Salamat, Art. At sa lahat ng mga kamag-anak niya, pamilya niya, maraming salamat. Sa caretaker na rin na si Telma, salamat din sa iyo at sa iyong pamilya. Alam namin na nandiyan kayo at umaalalay sa amin at nangangalaga sa buong syudad, Verdadero. Salamat po.